mismo. ¿Cómo está Amor Shakur? Bilisan na ninyo! Hindi pwedeng makatakas ang kumuhay mong Aurora. Dahil sa kapabayaan mo, nangyari ang lahat ng ito! Kahit ako, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyaring ito, Don Ignacio. Alam mo na hindi paligtas ang aming sitwasyon dito. Napakalaking pagkakamali. Pinayagan mo siyang lumabas! Kasalanan ko po kasi pumayag ako. Anong gagawin niyo? Napakasimpleng trabaho. Hindi niyo nagawa na maayos. Natakasa na kayo na dapat niyong bantayan! You're all useless! Lahat! Alis! Mahay Lutin! Alis! Lucia, hindi dapat lumabas sa media ang pangyayaring ito. Ayokong malaman ng aking mga kalaban na nakidnap ang aking anak. Baka isipin nila na mahina ako. Ako nang bahala, Don Ignacio. Ang gusto kong mangyari, i-consultate ng buong pwersa ang kabilang atensyon sa paghahanap sa aking anak. Kailangan ba ibalik agad sa akin ang aking anak? Maliwanag! Apo, Don Ignacio. Kuya, natuntun niyo na ba ang kumidnap sa aking anak? Hindi pa, Kuya. Pero parang ikaw, hindi pa sila kakalayo. At sa mga katakas, Kuya, pinapaspasan ko na nga eh. Para maibalik ko ng buo ang pamangkin ko. Gusto kong maibalik sa akin kahit si Aurora. Maliwanag! Hindi na kuya, huwag ka malala kuya. Akong bahala. Nakakawa ka kuya. Natuloy ng kantuso. Pero tatanga-tanga ka ngayon. Ang tao nagpatakip sa anak mo ang pinagsusumbuhan mo at hiningan mo ng tulong. Mamahal mo anak ang magiging dahilan ng tulungan mong paglakapak. At pagkatapos nito, ako na ang pinakamayamang tao dito sa Norte. Tatawagin ako ng lahat na Don Eduardo Guillermo. Agay. Mukhang maganda yung inaalok mo sa akin, Secretary Padua. Lalo na kung susuportahan talaga tayo ni Don Ignacio. Pero ang balita ko, papunta na ang presidente at ang unang ginaw sa charity auction ng art collection niya. Malinaw na kung saan niya binibigay ang suporta niya. Senador, hindi naman nangangahulugan na porque naimbita ka sa isang affair ni Don Guillermo, sa'yo na niya ibibigay ang kanyang suporta. I'd like you to know that Don Ignacio and I go a long, long way back. He's a very good friend of mine. Malalim na ang pinagsamahan namin. To top it all, napakarami ko nang nagawang tulong para sa kanya. And I'm sure makukumbinsi ko siya sa ating pumayag. Naiintindihan kita. Pero mag-iingat ka pa rin, Secretary Padua. Para kasing hindi pa sapat ang mga kaalyado mo para sa mga plano mong gawin. Ba't mo naman nasabi yan? Si Renato Hipolito ang makakabangga mo dito. Alam ko ang background niya. Alam ko ang involvement niya sa krimen. Eh siyempre nalinis na ang pangalan. Eh tanga lang mag-iisip na hindi na mamanipulate. I can see where you're coming from, Senator Dagas. Maaaring kilala mo si Renato. But I will tell you, mas kilala ko si Renato. Alam ko ang kalikaw ng bituman niya na tangis.
pinag-iisipan niya. Sure, mayroon isang reputasyon. But you should think also, hindi naman ako isang duwag na magiging sunod-sunod sa kanya. As of now, magkaalyansa kaming dalawa. Pero, ibang usapan na pagka nakapwesto na kaming dalawa. Ito na ang huling pagkakataon ko na maging leader ng bansa kaya hindi ko nahahayaang mawala pa. At pag ako na ang lehitimong presidente, lahat ng kalaban ko kung hindi titiklop ay papapagsakin ko. Uunahin ko na ang mga may malaking atraso sa akin. May paglalagyan din sa impyerno si Palmoria, si Lily, at ang hayop na si Cardo Dalisay. Maraming salamat sa iyo, Senador, and sana mapag-isipan mo lang mabuti ang mga pinag-usapan natin ngayon. At muli, pasensya ka na kung naabala kita ng disorder ng Great Sobsina. It's fine, Secretary Padua. Bukas pa lagi ang pinto ko para sa iyo. Maraming salamat. And please, don't forget, new alliances are vital and very important nowadays. Pag-iisipan ko yung mga sinasabi mo. Mag-iingat ka, Secretary Padua. Ikaw din, Senador. Mag-iingat ka. Good night. Itong silver naman? Wala pa po, ma'am. Pareko po kami nakistambay pero wala pong dumadaan. Eh, ma'am, baka nakalampas na yung van. Ituloy niyo lang ang pag-aabang at humingi na rin kayo ng update sa iba pang checkpoints. Yes, ma'am. Don Ignacio. Tuloy na. Anong balita sa paghanap sa aking anak? Hindi po ako namin siya nakikita, Don Ignacio. Sabi ng mga pulis dito sa checkpoint, posibleng nakalagpas na sila. Pero hindi po kami titigil hanggat hindi namin nahahanap si Ma'am Aurora. Bueno, bumalik ka na muna dito. Dito na natin pag-usapan kung anong ating dapat gawin. Pero huwag mong patitigilin ang ating mga tauhan, assets at mga pulis sa pagtugis sa mga walang iyan. At sabihin mo sa kanila, nabibigyan ko ng malaking pabuya ang sino mga makapagliligtas sa aking anak. Sige po, Don Ignacio. Don Ignacio! Talaga?
Anong balita? Nasabihan ko na po si Epe na pakilusan ang kanyang mga tauhan para mahanap agad si Aurora. Humingi na rin po ako ng update sa mga opisyal. Pero kulang pa ang inyong ginagawa. Kailangan may balik sa akin ng aking anak ngayong gabi! Hawak ko ang buong norte. Ilang puto lang ang inyong hinahanap. Hindi pa rin yung mahanap-hanap? Kulang ang parusang kamatayan para sa bata ang tatong yan. At kapag nahuli niyo sila, iharap niyo sa akin, pati na ang kanilang mga kamag-anak para malaman nila ang kanilang malaking pagkakamali sa ginawa na lang yan. Diyos ko, kayo na pong bahala sa akin. Kayo na pong bahala sa akin. Wala ka na sa plano niya si Secretary Hipólito. Mga traitor talaga sila. Tin-traitor ka na noon. Bakit pagkakatiwalaan mo ulit ngayon? Ano rin ko muna, kapatid ko, bago ko patayin si Aurora. Sino kaya ang gagawa sa inyo ng ganoon, Don Ignacio? Sino yung mainit na naging kalaban mo? Nasa listahan ko na rin si Don Ignacio ng mga mortal kong kaaway. Kaya ni Cardo Dalisay. Hindi ba hindi kayo tuminalo natin? Kaman mo tayo niya? Sino si Lito? FDJ's Ampo.